Tama na kaya itong minandaan natin? Alam mo namang sanay sa pagkain restaurant si Victor eh. Ayoko nga, ito saan dinuluto natin. Okay na ba ito? Uy, ito naman si Marita. Kala mo! Kung mataranta, kala mo, ngayon ka lang ikakasal. Eh, pangalawa mo na yan, ano? Bakit sanay ka na? Ewan ko kung bakit. Eh, siguro dahil ayoko nang sabi sa akin si Victor. Kasi may hangin na, madali. At saka yung nasilan ng asawa. Napakaganda raw. At saka masarap yung matuto. Eh, siguro kung ikukumpara ako doon, baka hindi pa ako mangalahati eh. Wala akong kabilip-bilip sa'yo sarili. Eh kung mamimikap ang kalamang ng tama, mahihiya sa'yo si na Susan Fuentes at Amalia Roses. Susan Roses, alintali, Amalia Fuentes. O, pareho din yun, basta may E sa dulo. Para bang apple, apple, mansanas din yun, no? At saka, di ba dahil sa luto mo, kaya na-inlove sa'yo si Victor? Aksidenteng napunta sa'yo yung karindir at kumain. Ay, ayun, binalik-balikan ka na. Alintali, hanggang ngayon ayaw pa rin niyang aminin yun. Hmm. Sabi niya, nung una pa lang daw niya ako nakita, naganda na raw siya sa akin. Teka nga, asan ba si Sonia? Ay naku, siguro nandun sa kanyang kwarto at nagbibihis. Alam mo, kanina ko pa napapansin anak mo walang kakibo-kibo. Buti pa, punta mo na sa kanyang kwarto at kausapin mo. Ako na ang bahala dito. Diyan ba sila, Mang Victor? Ah, ito, Victor. Anak, sanay-sanay mo ng pagtawag mo sa kanya ng Victor, kung hindi mo siya matawag ng papa. Isa lang ang ama ko eh. Wala na ho siya. Sonia, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ah, hindi mo ba gusto mong muli kong pagpapakasal? Matagal na rin naman ho kayong biyuday na eh. Tama lang yung siguro may makasama kayo muli. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Mahal ko kayo. Kung ano yung makakapagpaligay sa inyo, hindi ho ako tututol. Sabi naman ho ninyo, mabait ho si Tio Victor pagaya ng itay. Salamat, anak. Salamat sa pangunawa mo. Balang araw, matututo kang umibig. Maintindihan mo ko. Marita, Sonia. Nandiyan yung sina Victor. May kasabihang ang mag-asawang pinagsama at pinagbuklod ng Diyos, kailan may hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Kailangan magsama sa hirap at ginawa, sa sakit at ligaya. Pero kung minsay dumarating din ang mga bagay at kadahilanan na sa batas at sa mata ng tao'y maaaring sapat o sukdulan pa nga upang ang dalawang pinagbuklod ay magkasira at magkahiwalay, kahit na sa langit pa nagsumpaan ang kanilang pusong nag-iibigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong lingkod, si Attorney Jose Sison, upang muling magsalaysay sa inyo ng isang kasong maaaring nangyari kahit na kaninong tao.
At kung sakaling nangyari na sa iba ang ating kaso sa hapong ito, narito na ang inyong pagkakataong alamin ang mga bagay na siyang makakapagpalinaw ng isip at magbubukas sa katotohanan. Kaya, inaanyayahan ko kayong lahat ng mga mag-asawa, bago man o matagal na, na sama-sama nating tunghayan ang pagkakaipit ni Marita, ang ating pangunahing tauhan sa dalawang taong malapit sa kanya. Panoorin po natin. Di ba ang sabi ko sa'yo, malaki ang bahay ng Tito Victor mo? Opo, mas malaki po pala ito kasi sa nasa isip ko. Sa'yo na rin itong bahay na ito, kaya ikaw eh, feel relaxed, feel at home. Dalawa lang naman kayo anak namin ni Marita eh. Gusto mo namin ng magkaroon ng pangatlo, medyo tipong... Wala na, we'll try our best. Uy, siya nga pala, asan yung binata mo? Di ba sabi mo susunod sa hotel kanina? Nasaan siya? Tita! Okay. I'm here! Oh, Tita, I'm sorry, matindi na talaga yung hangover ko eh. Pero, huwag niyong iisipin na boycott ako sa inyong dalaw ni Papa. Boto ako sa inyo! Alam niyo, palabiru yan eh. Pero alam ko, diversionary tactic lang yan dahil mabubukos siya dahil sa lagi yang lumalabas gabi-gabi kasama na kanyang barkada eh. Magkakilala na kayo ni Sonia, di ba? Oo naman. Nung namamanikan pa sa'yo si Papa, eh, akala ko nga kapatid niyo eh. Dahil manang-damanan ko magbihis. Oops. Sorry ah. Nagbibiro lang ako. Oops. Dahan-dahan. Talang ganyan yan. Pero, Jeric, hindi ako nakipagbiroan sa'yo. Mamaya, sa oras ng hapunan natin, ayokong amoy ala ka. Nagkakaintindihan tayo. Ayos pa. Okay. Sa pag sinabi niyo, parang Marshall o dito yun eh. Anyway, tita, I'll just take a shower para matanggal sakit ng ulo ko. Gusto mong ipagtimpla kita ng kape? Huwag na. Alam ko pang maghahanap mo pa kayo eh. Kaya ayokong makistorbo. Jeric, isama mo si Sonia sa kanyang kwarto, ituro mo. Tara. Sige, go ahead. Sige. Feel at home. Paano? Tara, tayo naman na magbihis. Medyo mahinit eh. Sige. Shower tayo, ha? Head over heels in si Papa. Salamat naman at nagustuhan magluto ko. Pero balita ko, masarap din daw magluto ang mami mo. Oo naman. Baka multin ako kapag sinabi ko hindi. Jeric! Ibiro lang ako, Pa. Gusto ko lang talaga purihin yung luto ni Tita Marita. Ikaw, Sonia. Marunong ka ba magluto? Oo naman. Tinuruan din naman ako ng nanay ko eh. Akala ko kasi hindi. Iniisip ko kung paano mo nakakita yung recipe. Eh ang kapal-kapal ng salamin mo. Pati yung damit mo ah. Maganda. Parang placemat ng butas. Kaya nga ako nagsasalamin eh. Para makita ko ng malinaw ang lahat. Katulad mo,
Ngayon pa lang, malinaw na malinaw ko nang nakikita ang kagaspang ng ugali mo. Sonya? Bibiro lang eh. Ano magpatawa? Well, hindi nakakatawa yung patawa mo. Excuse me. Problema tayo sa dalawang yun, ha? Hindi naman. Makapag-a-adjust din naman si Sonya sa ugali ng aking anak na si Jerry. Mag-alala doon. Pagpasensya mo na ang anak ko, ha? Talagang may pagkaseryoso ang isang yun, eh. Anak natin. Kasi nung pinakasalang kita, inari ko na rin tunay na anak ang anak mo. Alam mo, nag-aalala nga ako sa'yo, dahil baka mamaya, hindi ka makapag-adjust doon sa lifestyle ni Jerry. Yung bang mga nakaugalihan? Kung ano man bagay ang ngayon, kakayanin ko. At kung sino mang taong mahal sa'yo, mamahalin ko rin. Dahil mahal na mahal naman. Gayak nga. Ay, ano nga dito? Alam mo, hindi ako nagkamali ng pagpapakasal sa'yo. Dapat niyo. Oo. Hindi ba nasabi siya na I'll try out the best. Hindi ba dapat? Pero tayo ng sarili natin dalawa, right? Naging maayos naman ang samahan ng mag-asawa at walang gaanong naging problema sa kanilang pagsasama. Sa kabilang banda, pinilit rin ni Jerick na mapalapit sa kanya si Sonya kahit na alam niyang magkataliwas ang kanilang pag-uugali. Galit ka pa ba sa akin? Eh, hindi. Gusto ko lang kasi maintindihan mo na hindi lahat ng babae pwede mong biruin o insultuhin. Okay. I'm sorry. Hindi na mauulit. Friends? Wala yun. Yes. Di ba, bakasyon mo ngayon sa school? Anong binabala kong gawin? Bakit ikaw? Ano bang ginagawa mo pagbakasyon? Ano to? Mag-iisang taon na ako nagbabakasyon. Kikot ako sa school namin eh. Siguradong yung pagbibiro mo rin ang dahilan nun, ano? Talino ka nga talaga. Pati iba naman yun, nawalaan mo. Di, nakakatawa ko kasing nagariin yung sila ng professor namin. Pag-upo niya, yun, bumagsak. Di, tumasa kanyang dalawang paa. Yan, matuto kang mumiti. Di lumabas ang kagandahan mo. Sisimula ka na naman. Bakit? Bibiro ba ako? Alam mo, mas lalong gumanda ka nun wala sa lamin mo. Pwede ka na isali sa Miss Universe. Hindi. Wala naman akong nakita kapag inalis ko ito. O bakit? Hindi ka ba pwede mag-contact lens? Pwede ba? Huwag ako nga papansinin mo.
Labas tayo mamayang gabi, ha? Ano? Oh, magdi-disco tayo. Kasama yung mga barkada. Masaya yun. Ayoko nga. At saka hindi man ako papayagan ng nanay ko, eh. Eh kung ipagpaalam kita. Nakakapag-disco ang anak ko, Jerry. Tita, kaya ako nga isa sa amin. Gusto niya ba pagdating ng araw, kapag tinanong siya ng mga anak niya kung ano ang disco, eh palaman sa tinapay ang isagot niya sa mga magiging apo niyo. Paano napunta sa usapan ng mga magiging apo ko at palaman ng tinapay? Dahil yun ang pwede mangyari, tita. Kapag hindi niya siya pinayagan na sumama sa akin sa disco. Kasi... Huwag na kayo mag-alala, tita. She's in good hands. Magdi-disco lang kami. Para mag-enjoy. Tapos, di... uuwi na kami. Oh. Kung sa bagay, mukhang tama ang iniisip mo, eh. Kesa naman palagi nagmumukmuk yung dalaga ko sa kanyang kwarto, ano? Mm-hmm. So, ibig sabihin yan, tita, eh, pumapayag na kayo. Sige. Total, makasyon naman siya, eh. Pero, Jeric, pag-iingatan mo siya, ha? Opo, sigurado po yan, tita. Thank you very much. Pinayagan mong mag-disco yung mga bata pagkatapos ay ganyan ka. Mahimik ka nga dyan. Eh, paano? Sabi niya sa akin, alas 11 na uwi. Alas 12:30 na, wala pa sila. Uy, ano? Kaya pala nagkakaganyan yung anak mo eh, sa sobrang higpit mo. Kaya manang na manang ang dating. Eh, sino ba hindi mag-aalala? Babae ang anak ko. Sa dami ng nababasa kong krimen na nagaganap dito sa bansa natin, hindi ba ako dapat mag-alala? Marita, may sigadon yung anak ko, hindi mapapasama si Sonia dahil kasi iba yun eh, hindi pwedeng makalapit ang lalaki doon, hindi madidisgrasya yun, kilala ko yung anak ko. Kaya tumahimik ka na. Ay, mabuti pa, halika. Ikaw yung matahimik. Halika, tulog na tayo. Ha? Halika, kiss mo muna. Oh, ayan. Buta na tayo sa kwarto. Tulog na tayo. Halika na, halika. Thank you.
yung mga rekado para maming gabi sa hapunan. Labas na. Magbibilis na ako. Eric, ayaw akong detalye yung pa kung ano ang nangyari. Ikaw ang nagsimula niyan, ikaw ang magpaliwanag. Ano pa ba ang gusto niyo marinig sa akin? Ang gusto kong marinig sa iyo ay kung pananagutan mo ang ginawa mo sa anak ko. Ano? Ipaka-aksan mo yung dalawang yan? Yun ang dapat, di ba? Hindi pwede, mga bata pa yan. Hindi pa nila kaya ang responsibilidad bilang mag-asawa. Abay, lalo magkakaroon problema yan. Anong gusto mong gawin ko, ha? Panoorin ko na bakit siya ng anak ko? Pabayaan ko silang magsama din sa bahay ng hindi kasal? Victor, buntis ang anak ko! Matagal na lang ginagawang kababuyan ito sa bahay mo! Meron ba ako sinabing tatakbo ko yung mga responsibilidad? Wala. Pero ayoko pa ngayon. Gusto kong maayos ang lahat. Sana naisip mo yan bago mo ginulong buhay ng anak ko! Pero hindi pa ko sila pwede magpakasal. Mga bata pa yan, ha? Hindi pa nila kaya. Pag ngayon pa lang, may problema na eh. Eh kumakasal yan, lalo magkakaroon problema, madadamay pa tayo. Alam mo, nasasabi mo lang yan dahil hindi ang anak mo malalagi sa kahihiyan. Hindi ang tiyan ng anak mo lalaki, kundi ang tiyan ng anak ko. Ayoko mang makaawa sa inyong magkama para lang mabigyan ng pangalan ng magiging apo ko. Marita, gusto sana itang pagbigyan, pero I'm sorry, hindi ako papayag na makasal niyang dalawang yan. Hindi sa kinakapuyan ko itong tarantado ito. Pero hindi tama yung nangyayari yan eh. Lalo sila magkakaroon ng problema pagka nakasal niyang dalawang yan. Naintindihan ko ba? Gusto ko sisihin ang sarili ko.
Parang ako na rin ang naglapit sa'yo. Sa magiging kapalaran mo. Kung pwede lang na ako nang umako sa kahihiyan mo. Ako nang pumako sa maagang paghihirap mo dala ng bata sa proses na pupunan mo, gagawin ko pa na dahil mahal kita. Iniisip ko kung hindi ako nag-asawa ulit. Wala sana na ang ganitong problema niya. Patawarin mo ako kung hindi ko naipaglaban ang karapatan mo. Ewan ko kung tama ang ginawa kong pagpayag na hindi ka pakasalan ni Jerry. Hindi ko alam kung tama ako. Magulo-magulo ang isip ko. Wala ngang nagawa ang sinuman kina Marita at Sonia. Napilitang magsama sa isang bubong sina Jeric at Sonia bilang mag-asawa kahit hindi kasal ng legal at walang bendisyon ng simbahan. At sa pagkakataong ito, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng bawat isa, lalo na si Jeric. Patuloy pa rin ang pagbubuhay binata ni Jeric kahit alam niyang ilang buwan na lamang ay maaari na siyang maging ama. Iniis ni Sonia ang bawat gawin ni Jeric dahil alam niyang wala rin naman siyang magagawa. Anak, hindi ka pa pakakain? Pasado alas 9 na. Eh, mamaya na po, inay. Kasi may usapan mo kami ni Jerry kayong gabi. Dito po siya maghahapunan. Eh, baka naman po magalit yung pag nauna akong kumain. Okay, baka naman mag-alborotan yung apo ko kaya hintay mo kay Jerry. Eh, alam mo naman yun eh. Siguro yung nahatak na naman ang barkada, kaya yan, ginagabi na naman. Kasi anong intindihin yan? Eh, pero may usapan po kami ngayong gabi. Anibersary po namin ngayon eh. Ano bang anibersary yung pinagsasabi mo? Hindi naman kayo kasi ng dalawa. Okay, Sonia. Para kayo magkatagalan ni Jerry, huwag mo siyang obligahin sa mga bagay na hindi niya nakagawian. Hindi yung magkakasundo niyan. Katulad niya, lumabas siya sa gabi, huwag mo intindihin. E ako nga, pagkaya na kinagagalitan ko, yan eh, medyo wala sa kondisyon. Aba, hindi ako pinakaing ganyan eh. E, ikaw pa. Tsaka isa pa, Sonia. Hindi ko mo meron nangyari sa inyong dalawa, eh pwede mo na siya obligahin, pwede mo na siya itali. Hindi po pwede sa anak ko yun. Magkakaway kayo niyan. Hindi kayo magtatagal niyan. Ang babae! Walang iyak ka talaga! Langit pa ako na ang dago!
sarap! Wala kaya ang sarap! Bakit? Ano ba na itita ka sila? Sonia! Sonia! Jerry, ano nangyayari? Ano nangyayari sa inyo? Ano ba ano ang gulo yan? Ang anak mo, anak mo, gawa mo ng trapo sa inyo. Jerry! Buti sa anak mo! Huwag nang gagawin sa atin yan! Away nila yan! Huwag tayo makailap! Pabayaan natin! Bakit? Hayaan mo bubugin ng anak mo ang anak ko! Pahila ko! Napagtanda yung anak ko, nagbubi sa gano'n, hindi mo lang maduhin yung anak ko! Jerry! Jerry, sabit ko! Huwag mo sasakit ang anak ko! Sonia! Tita si Sonia, saan siya nagpunta? Pag ikaw ang umaalis, ayaw mo nang tinatanong. Ano ngayon sa tingin mo ang dahilan para sabihin ko sa'yo kung saan siya nagpunta? Ano mo, tita? Problema namin to eh. So, huwag ka kayo makialam. Anong hindi ako makikialam, ha? Anong gusto mong gawin ko? Ha? Manood ako habang sinasaktan mo ang anak ko? Ganun ba? Ba't ako nag-umpisa? Siya nag-umpisa eh. Ikaw ang nag-umpisa. Pinilit ng anak ko na maging mabuting asawa sa'yo. Pero anong ginawa mo? Jerick, ako nang nakikiusap sa'yo. Tratuhin mong asawa. At respetuhin mong pagkababae ng anak ko. Kumpinsihin mo pa mo na pakasalan mo ang anak ko nang matapos na ang paghihirap niya. Anong magagawa ng kaperasong papel para tumayim kang buhay namin? Malaki! Malaki, Jerick! Siguridad ng isang babae ang magkaroon siya ng asawa na aagapay sa kanya sa mga problemang dala ng pagiging isang ina. Tita, magulo na eh. Mas lalong magiging magulo. Hindi ko pa kaya. Sorry. Jerick! Jerick! Thank you.
matuklasan niyo na may nangyari sa inyo at ang lalaki niyo. Sana nagkaroon ko ng lakas ng loob. Hindi na sana umabot sa ganito ang lahat. Hindi na sana bumaba ng ganito ang pagkatao mo, anak. Huwag kang mag-aalala. Huwag kang mag-aalala, anak. Dahil hindi na mangyayari. Hindi na mauulit ito. Hindi na ako papayag na maulit pa muli ito. At dahil nga umabot na sa hanggang sukdulan ang kanyang pagtitimpi at pagtitiis, pinasya ni Marita na umalis at iwanan na ang kanyang pangalawang asawang si Victor. Ayaw na niyang makasama pa muli si Victor dahil baka tutuhanin ito ang pananakit sa kanya at para na rin maiwasan ang patuloy na ilegal na relasyon ni Sonia at Jeric. Nag-alsabalutan ang mag-ina at iniwan si Victor matapos ng 15 taong magulong pagsasama. At hindi lamang niya iniwan si Victor, kundi dinimanda pa niya ito upang bigyan siya ng sustento sa kanyang pagsasarili, kahit siya pa nga ang umalis sa kanilang tahanan. At siya naman ay sinang-ayunan ng mataas na hukuman. Sinabi ng Korte Suprema na ang paghihiwalay ni Marita kay Victor at paglisan nito sa kanilang tahanan ay makatarungan lamang. Karaniwan nga na kapag ang dalawang tao'y nag-away, hindi lamang isa ang may sala. Maaaring si Marita ay may pagkukulang rin, pero siya ay pawang tinaboy na rin ni Victor at binalaan pang sasaktan kung babalik. Bagamat may katungkulan si Marita bilang asawa na makipisan kay Victor, hindi na makatarungang pilitin pa siyang gampanan ito sa ilalim ng kanyang naging kalagayan. Ito'y baka mauwi lamang sa mga matinding away pa na maaaring madulot ng mabigat na kapahamakan sa kanilang buhay. Kinakailangan sila'y dapat nang maghiwalay at dapat ding sustentuhan ni Victor si Marita. Hanggang dito na lang po. At sa lahat ng mag-asawa, lagi po nating tandaan na nung tayo'y pinagbuklod, hindi po nangangahulugang isa lang sa atin ang magbibigay at laging aayon. Palitan po ang pakikibagay at pagbibigayan ng mag-asawa. Kailangang igalang at maging tapat sa bawat isa sa matiwasay na pagsasama. Hanggang sa susunod na linggo po, ito po si Attorney Jose Sison na sa inyo'y nagpapaalala. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Hindi sa Julian. Muli ako naliligo sa iyo. Nanunuyo. Sana bumalik ka ulit sa akin. Yung tungkol naman sa sustento na sinasabi mo,
Walang problema doon. Higit pa doon may bibigay ko sa'yo sa mama pati sa akin. Si Jerry nga pala. Pinausap ko na. Pwede na natin iplano ang kasal ng mga bata. Wala nang problema. Maraming salamat sa magandang plano mo, Victor. Pero hindi na yan managasarin ngayon. Pakisabi nga pala kay Jerick, hindi na kailangan ng anak ko ng kasal. Tama ka. Hindi yun ang solusyon. Mabuti nga't hindi natuloy at hindi na matutuloy. Ko lang ang inintindi ko. Hindi ko iniisip ang magiging buhay ng anak ko. Pero kahit na napakaraming hindi magagandang bagay ang nangyari, hindi pa ako yan na. Tatayo kami mag-ina. Kami dalawa lang. Susubukan namin buuin at bawiin ang mga bagay na wala sa amin. Magandang gabi. Magandang gabi sa'yo, Victor. At maraming salamat sa pagpapakilala mo sa'kin. Sinta, buhay ko ay nang bago.